lahat. Narito tayo sa Salitang Law, isang pagninilay tungkol sa salita ng Diyos na nagbibigay ng tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ating pagninilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, 17 kabanata, talata 20-26. At dito po sa sinasabing makaparing panalangin ng ating Panginoong Hesukristo, si Jesus ay tumingala sa langit at nagsabi, "Ako ay humihingi hindi lamang alang-alang sa mga ito, kundi alang-alang sa lahat ng mga mananalig sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga salita, upang silang lahat ay maging isa. Tulad ninyo, Ama, na kayo ay sama sa akin at ako'y suma sa inyo, naway sila'y sumaatin din upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw na kayo po ang nagpadala sa akin." Napakaganda ng sinasabi dito sapagkat nais ng Panginoon na tayo maging isa. Yun nga siguro ang isa sa dahilan kung bakit nagpahayag si Jesus na bukod sa mahal tayo ng Diyos, ay sinabi ni Jesus na ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magkakaiba sila, may kaibahan. Ang Ama ay hindi ang Anak at hindi din Espiritu Santo. Ang Anak ay hindi Espiritu Santo, hindi din Ama. Ang Espiritu Santo, hindi Ama, hindi Anak, pero silang tatlong persona, iisang Diyos. Hindi tatlong mga Diyos, kundi iisang Diyos. Kumbaga, talagang kitang-kita doon na iisa ang Diyos. Kung papaanong isa ang Diyos, nais din ng Panginoon na magkaroon ng nagkakaisang pamilya. At dito po, napapasok yung paglalapat ng sinasabi ni Jesus na sana ang pamilya ay laging nagkakaisa. Siguro iba nga kung minsan ang opinion ng tatay, ng nanay, ng mga anak, ng lolo, ng lola, pero hindi ibig sabihin ay mag-aaway sila. Dapat laging meron tinatawag na meeting point. Yung sinasabi nga iba na meeting halfway. No? Napahaganda ng isipin kung tayo ay kaisa ng Diyos at kaisa din ng ating kapwa. Yung ating tinatawag na simbolo ng pananampalataya, ang krus, yung patindig na kahoy ay sumasagisag sa kung tayo ay kaisa ng Diyos. At ang pahalang na kahoy ay sumasagisag kung tayo ay kaisa ng ating kapwa. At sino ang nagiging pako upang magkasama yung dalawang kahoy na yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda. Kasi alam din natin ang realidad na maraming mga pamayan ng mga Kristiyano ang nananalig kay Hesukristo bilang Diyos, nananalig sa Ama at sa Espiritu Santo. Pero hindi talaga nagkakaisa. Sana ay dumating ang araw na magkaisa ang lahat at ito ang ating pinagdarasal, lalo na kapag isang linggo bago mag-25 ng Enero. Pero ngayon sa mabuting balita ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon Hesukristo na nawa magkaisa ang lahat. Sapagkat sinasabi din ni Jesus sa mabuting balita, "Ama, hinihiling ko din po na yung mga ibinigay niyo sa akin ay maging kasama ko kung nasaan ako upang makita nila ang kadakilaan na inyong ibinigay na sa akin sapagkat minahal na ninyo ako bago pa itatag ang sanlibutan. Ama, hindi kayo kilala ng Diyos, pero kilala ko kayo. At alam ng mga ito na kayo ang nagpadala sa akin. Kung ang isang tao ay ang diwa ay hindi maka-Diyos, kundi makamundo, makasanlibutan, makakasalanan, ay hindi kaisa ng Diyos ang diwa. Ang ibig sabihin, hindi talaga makikilala ang Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay kaisa ng Diyos, kahit na siya ay nasa sanlibutan, ang kanyang diwa ay magiging kaisa ng Diyos kung nasaan na siya. Napakagandang isipin natin, ano kaya ang gagawin ko ngayon upang ako ay maging kaisa ng Diyos? Laging maging connected, laging maging online sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ang pwedeng makapagpaputol ng ating koneksyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, napakaganda sapagkat ang Panginoon mismo ang nagnanais na tayo maging kaisa niya. At syempre, nakakalungkot lang isipin kapag tayo ay nagkakasala, tayo din ang pumuputol dun sa ating koneksyon sa Kanya.
na sana itong koneksyon ito ay lagi nating mapainting sa pamamagitan ng pananalangin, pagdulog sa mga sakramento, ng mga kumbisal, ng Eukaristiya, at gayon din sa pag-ibig sa kapwa, lalo't higit sa mga mahihirap, sa mga mahihina, sa mga inaapi. At syempre, ito ay nagsisimula sa pamilya, sa kung paano tayo makitungo sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, at sa ating mga anak. Amen.